Di sa kaitaasan siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan, at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kaniyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang.
Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong paikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong mga dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Ang kinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumairin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming tao ang dumating at umalis, ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nina Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sila ay patakbong tumungo sa pupuntahan ni Jesus. Minsan ho, ang pagtakbo ay magandang pagpapahayag din. May kita ang disposisyon ng tao sa pagtakbo. Pag may artista nagtatakbuhan ho, palapit sa artista para makita siya. Ang iba pa nakakita ng isang kilalang tao, nagtatakbuhan sila palapit doon nang makita lamang siya. Yung iba ho siguro, tumatakbo din. Tumatakbo sa trabaho. Tumatakbo sa responsibilidad. Pero yung mga tao sa ating ebanghelyo, sila'y tumatakbo sa tutunguan ni Jesus dahil gusto nilang makinig sa aral at turo ni Jesus. Kaya nung pagbaba ni Jesus sa bangkang sinasakyan niya at nakita niya ang napakaraming tao, nahabag si Jesus sapagkat sila'y, sabi ng ating ebanghelyo, mga tupa na walang pastol. At kung ang mga tupa ay nawala ng pastol, sila ay naliligaw. Walang direksyon kung saan-saan nagpupunta. Pero kung ang isang tupa ay mayroong pastol, ang boses lamang ng pastol niya ang kanyang pinakikinggan. At kung pakikinggan niya yung kanyang pastol, hindi siya maliligaw, hindi siya malalayo. Maganda rin ho sa atin bilang Kristiyano, ano ba ang gusto nating pakinggan? Kaninong tinig ba ang gusto nating pakinggan? Yung tinig natin? May ibang tao, ang gusto lang niyang pakinggan, yung boses niya at ang pakiramdam niya, kapag ang boses lamang niya ang pinakinggan, siya lang ang tama. May tawag ho tayo sa ganun tao na ang tingin niya, alam niya ang lahat at siya lamang ang tama, bida-bida. No? May tao din naman na yung pakikinggan lamang niya ay yung gusto lamang niyang pakinggan. Medyo may pagka-selective ang hearing. Kahit ang haba-haba ng sinabi mo, yung gusto lang niyang marinig, yun yung kanyang bibigyang diin. May iba rin naman tao, sa haba-haba ng sinabi mo, yung mali ang papansinin. E baka yun yung gusto niyang makita at marinig. Pero maganda sa atin bilang mga Kristiyano na sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pinakikinggan natin ito ng buo. Minsan ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaginhawaan at consolation sa atin,
lalo na kung tayo ay nabibigatan. Pero sa gayon din naman, ang salita rin ng Diyos na minsan ay humahamon sa ating pamumuhay para tayo ay mas makasunod sa aral at turo ni Jesus. Sabi nga ho ni San Pablo, "The Word of God is like a two-edged sword. It probes our hearts." Minsan tinatapik tayo. Minsan pinapaalalahanan tayo. Tulad ng isang pastol, pag ang kanyang tupa ay lumalayo, ang ginagawa ng isang pastol ay tinatapik ang kanyang tupa para hindi mawalay sa kanyang kapwa. Para hindi mawalay sa pastol, ay kailangan minsan tapikin para hindi maligaw. At magandang pansinin ang ugnayan ng tupa sa kanyang pastol. Ang pinakikinggan lamang ay ang tinig ng kanyang pastol. Sa panahon ho ngayon na ang daming boses, ang daming mga gustong itaas ang kanilang boses. Kaso nga lang minsan, ang mga boses na nagdudulot ng pagkaligaw, pagkawatak-watak, o minsan boses na nagdudulot ng pagtalikod sa mabuting pastol. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang taong sumusunod sa aral at utos ni Jesus ay nagkakaroon ng kaganapan ng buhay. Hindi ba pag minsan matagal ka nang hindi nakakapagsimba, matagal ka nang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, parang may kulang sa puso mo. Parang may kulang at gusto mong punuin yon. Parang may kulang at may gusto kong hanapin. Pero alam natin na pag tayo ay tumutungo ulit sa simbahan, pinakikinggan ulit natin ang aral at turo ni Jesus, bumabalik tayo sa ating buhay panalangin. Yung tila'y emptiness o kulang sa nararamdaman natin ay napupuno ulit dahil ang salita ng Diyos ang pumupuno sa ating buhay. Kaya mainam din sa atin bilang Kristiyano na kung gaano ka tayo kasigasig, no, na makinig sa latest na chismis, na kaya mo tatlong oras makipagchismisan sa kumare mo, o ilang oras kang nakayuko at scroll sa cellphone mo. Sana bigyan din natin ng oras at panahon na buksan ang ating Biblia kung saan pwede nating marinig ang boses ng ating mabuting pastol. Sana yung ating mga pagbasa, yung narinig sa simbahan, hindi ka lamang masatisfy. Gusto ko mabitin ka. Dahil minsan kung nabibitin tayo, gusto pa nating marinig, kulang pa, nauuhaw pa tayo. Siguro pagdating sa buhay ng may buhay, ang gusto mong sabihin, "Mare, tell me more." Sana ganun din tayo sa salita ng Diyos at gusto mong sabihin, "Father, tell me more." Nabitin ako sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Nabitin ako sa mga pagbasa. "Father, tell me more." Dahil gusto nating makilala si Jesus. Gusto nating pakinggan ang kanyang tinig. At tulad ng mga tao sa Ebanghelyo, tumatakbo kay Jesus dahil si Jesus ang pumupuno ng buhay natin. Sa kabilang dako din naman, kung babalikan, titignan din natin ang parabola ng nawawalang tupa na makikita natin sa Ebanghelyo ni San Lucas. Si Jesus din naman, pag may nawawalang tupa, ang ginagawa niya, hinahanap niya. Kung sa tingin mo ay hinahanap mo ang tinig ng mabuting pastol ngayon, hinahanap mo ang tinig ni Jesus ngayon at gusto mo siyang pakinggan, pero sabi mo, parang pakiramdam mo, "Father, parang nawawala yata ako." Huwag ka mag-alala. Hinahanap ka ni Jesus.
pupuntahan ka niya, lumapit ka lang sa kanya. Alam mo saan siya makikita. Alam mo rin paano siya hahanapin. Pero gusto kong paalalahanan din sa'yo, hinahanap ka din ni Jesus. Ayaw niyang mawalay ka sa kanya. Anais ni Jesus, ang boses niya ang pinakikinggan mo. Ang boses niya at ang aral at turo niya na nagbibigay direksyon sa iyong buhay, nagbibigay kaganapan sa iyong buhay. Kaya ho, maganda sa atin bilang mga Kristiyano, naisin pakinggan ang tinig ni Jesus. Hanapin ang kanyang boses sa kabila ng ingay na ating naririnig. Bigyan natin lagi ng panahon na tayo ay tumahimik at tumingin sa mukha ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol na nagbibigay buhay sa atin. Ang kanyang tinig, sapat na. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Beri, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, nalulugnok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin na ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan ang Santo Papa, mga obispo, kaparian, at mga pinunong laiko, nang sa gayoy patuloy silang mangalaga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungkol sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagpakumbaba at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mamuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan, punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng di-minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng di-minister. Sumunod po tayo. Not
kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ang aking pastor, wala kong dapat ikapangamba. Anuman dalangin ko lamang, O Panginoon, ay pagkabagabag ng kalooban kung piliin ko mang maligaw ang pag-ibig. Tawagin mo at akayin pa uwi. Ang Panginoon ang aking pastor, wala kong dapat ikapangamba anuman. Ang Panginoon ang aking pastor, wala kong dapat ikapangamba anuman. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Maari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion in Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pampansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama,
at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.